is up to you. I choose the high road. Whatever I do, I'm gonna do as unto the Lord. I choose the high road, following Christ my Lord. I'm gonna do what's right, be pleasing in God's sight. Leave behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do, that's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. Where the word can go, Holy Spirit, help us know.
listen up. How to listen up. How to listen up. How to listen up. Use your ears. Listen up. Kilala na ninyo ang iba sa kanila sa mga naikwento na ng mga nakaraang linggo. Ngunit sino sa palagay ninyo ang bida ng Biblia? Malalaman natin sa Bible story ngayon kung sino siya. Pero bago tayo magsimula sa Bible story, tayo muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po ngayong umaga na sama-sama kami makikinig ng salita ninyo. Lord God, maraming salamat po dahil meron pa rin kaming opportunity or chance or ibang paraan para kami ay makapagsama-sama magsamba, makinig ng salita ninyo at matuto, Panginoon. Lord God, buksan niyo po ang aming puso at isipan sa nais niyo pong ipaalam sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. Ito si Juan Bautista, isa siyang propeta. Natatandaan ba ninyo kung ano ang isang propeta? Tama, si Juan ay isang lalaking nagpahayag ng mensahe ng Diyos sa mga taga-Israel. Pinagkatiwala ng Diyos kay Juan ang isang napaka-espesyal na mensahe. Dumating na ang tagapagligtas ng mundo na magliligtas sa sanglilikha sa kasalanan. Ang trabaho ni Juan ay ihanda ang mga tao sa pagtanggap sa tagapagligtas.
kaya ipinangaral niyang magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan. Ang mga nagsisi ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. Isang araw, dumating sa ilog si Jesus at nagpabautismo rin kay Juan. Pag-aho ni Jesus sa tubig, bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang anak kong minamahal, nalulugod ako sa iyo." Nakita at narinig ni Juan Bautista ang lahat ng ito. Naging excited siya kasi sinabi ng Diyos sa kanya na ang banal na espiritu ay bababa sa isang lalaki upang ipaalam na siya ang tagapagligtas ng mundo. Nang bumalik sa ilog Jordan si Jesus, sinabi ni Juan Bautista sa lahat, "Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan." Pagkatapos, ikinuwento niya ang nasaksihan niyang pagbaba at pananatili ng banal na espiritu kay Jesus sa anyo ng isang kalapati. Pinatunayan ni Juan na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Dahil sa sinabi ni Juan, dalawa sa mga kasama niya ang sumunod kay Jesus. Nanampalataya kay Jesus ang dalawang ito at naging disipulo niya. Sinabi nila sa pamilya at mga kaibigan nila ang tungkol kay Jesus. At marami pang iba ang sumunod din sa kanya. Isa rito ay isang mangingisdang Juan ang pangalan. Naging isa siya sa matalik na kaibigan ni Jesus at tinawag siyang Juan Minamahal. Naging tagasunod ni Jesus si Juan Minamahal ng 3 taon. Nakita niya kung paano namuhay si Jesus na laging kalugod-lugod sa Diyos. Nakinig siya kay Jesus na magbasa at magpaliwanag ng salita ng Diyos. Naroon siya nang mamatay sa krus si Jesus para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakita niya kung saan inilibing si Jesus. At nakita rin niya si Jesus nang siya'y muling nabuhay. Napatunayan ng walang pag-aalinlangan ni Juan na si Jesus nga ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos. Isinulat ni Juan ang kanyang nakita at narinig para makakilala at sumampalataya rin ang ibang tao kay Jesus. Ang aklat na ito ay nasa Biblia. Ang tawag dito ay Ebanghelyo ni Juan na ang ibig sabihin ay magandang balita ayon kay Juan. At doon nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Anong espesyal na mensahe ang gusto ng Diyos na sabihin ni Juan Bautista sa mga taga-Israel? Pinagkatiwala ng Diyos kay Juan na ipamalita na dumating na ang tagapagligtas ng mundo na magliligtas sa sanglilikha ng kasalanan. At ito ay si Jesus. Paano nalaman ni Juan Bautista na si Jesus ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo? Noong dumating sa ilog si Jesus upang magpabautismo kay Juan, bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang anak kong minamahal." Lahat ng ito ay nasaksihan ni Juan Bautista. Ano ang sinabi ni Juan Bautista sa mga tao tungkol kay Jesus? Sinabi ni Juan Bautista sa lahat na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinatunayan ni Juan na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Sino si Juan Minamahal? Tama! Si Juan Minamahal ay isa sa naging matalik na kaibigan ni Jesus. Nakita niya kung paano mamuhay si Jesus na laging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit niya sinulat ang Ebanghelyo ni Juan? Isinulat niya ang Ebanghelyo ni Juan na ang ibig sabihin ay magandang balita para makakilala at sumampalataya rin ang ibang tao kay Jesus. Mga bata, totoo ang lahat ng narinig natin ngayong araw tungkol kay Jesus. May mga testigong nagpatunay nito. Alam ba ninyo kung ano ang testigo? Oo! Ang mga testigo ay ang mga taong aktwal na nakakita at nakarinig o nakaranas ng mahahalagang bagay.
kaya mapapatunayan nilang nangyari talaga ang mga ito. Sina Juan Bautista at Huwang Minamahal ay mga testigo kung sino si Jesus. Marami pang ibang testigo. Ginabayan ng Diyos ang marami sa kanila na isulat ang mga bahagi ng Biblia at magpatunay na si Jesus nga ang anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Sinasabi ng Biblia na kahanga-hanga si Jesus. Gumawa siya ng mga kamanghamanghang bagay tulad ng pagpapalaya sa masasamang espiritu at pagpapagaling ng mga may sakit. Tinuruan niya tayo kung paano bigyang lugod ang Diyos. Pinakamahalaga sa lahat, pinaunawa niya sa atin kung sino talaga ang Diyos. Siya ay banal o walang kasalanan. Mapagmahal, makapangyarihan, marunong at karapat dapat sa ating sukdulang pagtitiwala at pagsunod. Nagawa niya ito dahil siya mismo ang Diyos. Ibig ng Diyos na lalo pa nating makilala at mahalin siya sa pamamagitan ni Jesus. Makikilala natin ang lubos si Jesus at matututuhan natin siyang mahalin sa pagbabasa tungkol sa kanya sa Biblia. Maraming salamat mga bata sa pakikinig at pagsama ninyo sa akin ngayong araw. See you next week! Beep beep! Thank you, Ate Gina, sa iyong Bible story! Ngayon naman, mga kids, tuturuan tayo ni Bibo ng ating memory verse from John 20:31. Go, Bibo! Hi, kids! I will recite the memory verse and show you the action. These are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. John 20:31. Let's do it one more time. These are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. John 20:31. That's it, kids! Hope you get it! Wow! Thank you, Kuya Bibo! You're welcome, Bumpy! Can we do it together? Yes! Ready? Go! These are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. John 20:31. Yay! So yan mga kids, yan ang ating memory verse ngayong araw. See you sa ating GSSO next week. Bye-bye! Hello kids! Nasa panahon na tayo ng ating closing prayer. Sama-sama tayong manalangin, tayo'y pumikit. Lord, sa oras po na to, dinadakila po namin ang iyong pangalan, Lord. Lord, nais po namin kayong pasalamatan, Lord, dahil sa pag-iingat niyo sa amin sa nagdaang linggo, maging sa pagpo-provide po ng mga pangangailangan namin, Lord, sa panahon po namin ngayon na may pandemya. Lord, alam po namin na kayo ang nakakaalam ng lahat. Mihingi po kami, Lord, muli ng inyong guidance, Lord. And Lord, salamat po sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa mga kapatid po namin na ginagamit niyo, Lord, para po patuloy po kayong mapapurihan, Lord, sa panahon po namin ngayon. Tunay po, Lord, na hindi hadlang yung pandemya, Lord, para po mapupurihan po ang iyong pangalan, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, Lord. Maliit man po ito o malaki, Lord. Maraming maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Here's a story about a man I know. He said out with seed to sow. Some seed fell on the path that day. The bird swooped down and took it away.
some seed fell on the rocks and stones. Shot up quick but found no home. Other seeds fell on the thorny ground. The weeds came up and choked them out. Listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. Hey! Some seed fell where the soil was good. The roots grew deep just like they should. Water and sun made the plants grow high. The fruit was good and multiplied. Listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. If we want to grow, then we need to know the gospel. The gospel. Jesus died and rose to forgive all those who believe in Him. Hey! 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 So listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. Listen up. Use your ears. Listen up.